guys! For today's video, mas pasasarapin natin ang ating inihaw na bangos. So para makapagsimula tayo, maglilinis muna tayo ng ating bangos. So, yung una natin gagawin is hihiwain natin yung ating bangos doon sa paglalagyan niya ng ating mga sangka. So kung makikita nyo guys, una tatanggalin natin yung apdo ng bangos. Kasi pag hindi po natin natanggal yon, yun po ay nakakapagpait ng lasa ng bangos. So ayan po, tatanggalin po natin yan. Kaya na, nalinis na natin yung ating mga bangos. Yung susunod natin guys ay kailangan natin ng tanglad. So meron tayo ditong tanglad. So puputulin natin yung dahon niya at kukunin lang natin yung pinakapuno. So yung gagawin natin dun sa puno ng tanglad guys is hihiwain lang natin ng maliliit or pino na katulad ng ganito. So after nyan guys, meron tayo dito yung sinasabi ko sa inyo kakaibang sangka para lalong sumarap ang inihaw na bangos ay ang dahon ng tinatawag na kalabuaya sa Pangasinan. So ito po guys yung kanyang pinakapuno. Kung mapapansin nyo parang variety siya ng cactus. So kalabuaya po yung tawag nyan in Pangasinan. Shout out sa Sophia's Dried Fish and Bagoong Store in Ordaneta, Pangasinan. Sila po yung nagbigay ng pantanim niyan para po may magamit kami dito every time na mag-iihaw kami ng bangos. So ibibigay ko po yung contact number para sa mga gustong bumili ng toyo at bagoong in Pangasinan po. So ayan na, nakaready na yung ating mga sangkap. So hinalo na po natin yung kalabuaya at tangla doon po sa ordinaryong sangkap sa pag-ihaw. Katulad po ng kamatis, luya, bawang, at sibuyas. So, lalagyan natin ng paminta at asin yung atin pong mga sangkap. So, ganyan lamang po guys. Ihahalo-halo lang po natin yung mga sangkap. After nyan, lalagyan po natin ng asin ang ating bangos sa labas at sa loob po ng hiniwa na bangos. So, pag nalagay na po guys yung asin doon sa bangos, ipapalaman na po natin yung ating mga hinalong sangkap doon po sa ating bangos. So, ganun lamang po yung gagawin natin guys sa ating mga inihandang sangkap at bangos. So kapag nakaready na po, ibabalot po natin siya sa dahon. O kung wala po kayong mahanap na dahon, pwede naman po yung foil para po hindi po matapon yung nilagay nating mga sangkap doon po sa bangos. So ganun lamang po guys yung ating pagpiprepare. So kapag okay na, naibalot na po natin yung ating bangus, ihanda na po natin yung ating pag-iihawang ulim. So, ilalagay na po natin yung ating bangus doon po sa ating apoy o sa ating baga. So, meron ako dito guys na isasabay doon sa pag-iihaw yung talong at saka yung ating sili. Yung pang sigang na sili. Yan, tatansyay lang po natin guys kung luto na, babalik na rin po natin. So, nauna pong naluto yung ating talong. So, babalatin lang po natin yung ating talong. Katulad po nito. At gagawa po tayo ng sausawa nung inihaw na bangos. So, kailangan natin ng kalamansi, sibuyas, at toyo. So, ilalagay natin yung ating sibuyas, toyo, at kalamansi doon sa ating mangkok. So, hayo na guys! Nakaready na po lahat at luto na rin yung ating inihaw na bangos at yung ating mga inihaw na sili at talong.
So, ayan na, nakahanda na. So, ganyan po yung mga itsura niya, guys. Masarap po yan. I-try nyo po kung meron lang din kayo nung kalabuaya. At tuloy po yung pinakita ko sa inyo kanina. So, yun lamang po, guys. Yan po yung ating magiging lunch for today. So, ayan po, may paksi pa tayong isda with kamyas, kanin, at yung ating pong inihandang mga ulam. Tara, guys! Kain po tayo!